Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang babagsak pa rin nga daw po sa standings ng Western Conference, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakabagong 3-team trade na inalabas ngayon patungkol sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang regular season ng NBA, ay inilabas na nga po ng ESPN ang prediksyon ng kanilang mga analyst patungkol sa magiging record ng mga koponan sa Eastern at Western Conference. At isa nga po sa mga teams na merong mataas na expectation ngayon ay ang Golden State Warriors, na bagamat man nga po nawala ng dalawang superstar na sina Klay Thompson at Chris Paul, ay nakabawi na rin naman nga po sila sa pagkakakuha kina DeAntoni Melton, Buddy Hield at Kyle Anderson. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po ito sapat para paniwalaan sila ng mga analyst na agad sila makakapasok sa playoffs. Sa katunayan, ayon nga po sa nalabas na prediksyon ng ESPN, inaasahan nga daw po na magkakaroon lamang ang Golden State Warriors ng record na 45 wins at 37 losses, kung saan magiging ikawalo nga daw po sila sa standings ng West. Ibig sabihin, papasok pa rin nga daw po ang kanilang team sa play-in tournament sa pagtatapos ng regular season at makikipagsapalaran pa rin nga po sila dito upang makapasok lamang sa playoffs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakabagong 3-team trade na inalabas ngayon patungkol sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. Matapos nga po mga katrops na mabigo ang Lakers sa pagkuha sa kanilang mga unang target na player ngayong offseason, ay magpo-focus na lamang nga po sila sa iba pang move na pwede nga po nilang magawa sa mga susunod na araw. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, meron para naman nga daw pong ibang mga trade ang maaari nga po nila ditong may sakatuparan, kagaya na lamang ng 3-team trade scenario kasama ang mga koponan ng Los Angeles Clippers at Portland Trail Blazers. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Los Angeles Clippers si Rui Hachimura, masusungkit na naman nga po dito ng Portland Trail Blazers sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Chifino at isang 2029 first round pick. Habang ang Los Angeles Lakers na naman ay masusungkit sina Norman Powell na nag-average last season ng 13.9 points at si Anfernee Simons na kumakana ng 22.6 points at 5.5 assist ng nakaraang season. Kaya malaki nga po ang maitutulong ng dalawang ito para mapalakas ng Lakers ang kanilang opensa, lalong-lalo na ang kanilang bench. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.